Ang sabi ni Arwan, si Ninoy lang ang may kakayahang mamuno sa bansa, hindi ang asawa at anak niya. Tama si Marcos Sr., babagsak ang ekonomiya kay Cory. Ed sa rally, maling-mali. Sige, sagutin natin to ha. Siguro ang tanong ay dapat sagutin ng tamang datos. Datos na galing mismo sa gobyerno. So Arwan, how do you explain this? Ang datos na to ay galing mismo sa Philippine Statistics Authority o sa gobyerno. So tingnan natin, totoo nga bang bumagsak ang ekonomiya under the two Aquino presidents? Tingnan po natin. Makikita po natin na bumagsak ang ekonomiya nung panahon ni Marcos. Makita nyo po, biglang nag-negative. Tapos nung panahon po ni Noynoy Aquino, meron po tayong 7% growth. Kaya maling-mali pong sabihin na bagsak ang ekonomiya during the two Aquinos. In fact, during Noynoy's time, nag-iwan po siya ng pondo kay President Digong o kay President Duterte na ginamit ni President Duterte nung siya ay nakaupo na. Positive ang ekonomiyang iniwan ni Noynoy Aquino kay Digong. So maling-maling sabihin na walang kakayahang mamuno sa bansa ang dalawang Aquino, dahil the numbers would tell you, the economic indicators would tell you na maganda ang ekonomiya under the two Aquinos.